po, magandang hapon sa inyong lahat. Nandito na naman po ako. I'm hoping na hindi po ako nakakaabala sa inyo, pero gusto ko lang po kayong i-encourage, and I'm a bit, not really, not just a bit, but I'm very excited na sa araw na ito ang akin pong i-share sa inyo ay ang patungkol po sa unang himala na ginawa ng Panginoon. At ang kanya pong unang himala na ginawa ay ginawa niya sa isang kasalan sa Kana. So, makikita po ang kasaysayan na ito sa Aklat ng Juan, Chapter 2. At dito po ay sa unang bahagi po ng Chapter 2, makikita natin na ang Panginoong Hesus po ay nilapitan ng kanyang mother in the flesh, yung pong kanyang nanay na nagluwal sa kanya sa mundo, ang blessed, si Blessed Mary po. Blessed, she was blessed among women. So, sinabi po ni Mary sa kanya na wala nang wine doon sa kasalan, dahil syempre po kapag ka meron pong kasalan, may kasiyahan, may pagkain, at sa panahon na yon ay meron po silang wine. So nung sinabi po ni Mary sa kanya na wala nang wine, sinabi ng Panginoon na wag mo akong pangunahan, hindi pa dumarating ang panahon ko. Pero kahit sinabi ng Panginoong Hesus yun sa kanyang nanay, pagkatapos po noon ay humakbang, gumawa pa rin po siya, meron po siyang ginawa. So simulan natin ang atin pong pagbabasa sa verse 6 ng chapter 2, Book of John. May anim na tapayan doon na ginagamit ng mga Hudyo sa ritual nilang paghuhugas. Ang bawat tapayan ay naglalaman ng 20 hanggang 30 galon ng tubig. Sinabi ni Jesus sa mga katulong, punuin ninyo ng tubig ang mga tapayan. At pinunungan nila ang mga ito. Pagkatapos, sinabi ni Jesus sa kanila, sumalok kayo at dalhin sa namamahala ng handaan. Sumalok nga sila at dinala sa namamahala. Tinikman ng namamahala ang tubig na naging alak. Hindi niya alam kung saan nanggaling ang alak. Pero alam ito ng mga katulong na sumalok ng tubig. Kaya pinatawag niya ang lalaking ikinasal at sinabi, karaniwan ang pinakamainam na alak muna ang inihahanda, at kapag marami nang nainom ang mga tao, saka naman inilalabas ang ordinaryong alak. Pero iba ka, dahil ngayon mo lang inilabas ang espesyal na alak. Verse 11, ang nangyaring ito sa Kana, Galilea, ay ang unang himala na ginawa ni Jesus. Sa ginawa niyang ito, pinakita niya ang kanyang kapangyarihan at sumampalataya sa kanya ang mga tagasunod niya. Manalangin po muna tayo. Panginoon, samahan niyo po kami ngayon. Maunawaan namin, Lord, ang inyong salita. Keep our hearts, Lord, sa inyong mga kamay upang hindi po kami, Panginoon, mamasyal ang aming isip ay hindi mamasyal habang kami po ay nagsisharing, Lord, nag-uusap tungkol sa inyong salita. Salamat, Panginoon. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. So ito pong ating pinag-uusapan ay ang unang himala ng Panginoon na ginawa niya sa Kana, Galilea, sa isang kasalan. Noong mga panahon po na yon, ang isang kasalan po ay pwedeng tumagal ng 3 hanggang 5 hanggang 7 araw. And usually, ito po yung pagkatapos ng anihan, tag-ani. So, ang mga tao ay rested, nakapagpahinga, relax ang isip, at walang gaanong iniintindi. And ang panahon, karaniwan autumn, which means na maganda ang simoy ng hangin at hindi po maaliwalas. At talagang pwedeng mag-celebrate ng ganun katagal. So, si Mary po, ang mother ni Jesus in the flesh, sa akin pong paniniwala, nakita niya paano lumaki itong anak ng Diyos na pinagkatiwalang sa kanya, lumabas sa kanya, manggaling. Alam niya na may kapangyarihan ang Panginoong Hesus. Kaya nga po sinabi niya na wala nang alak. Kasi alam niya na may kapangyarihan ang Panginoong Hesus. Alam niya na merong himala na po pwedeng gawin. And true enough, ang Panginoong Hesus po ay nagpakita ng napakalaking himala. Isipin po ninyo, ang tubig naging alak. 6 na malalaking tapayan. 6 na pinuno ng first class wine. At ang sabi po noong yung parang wedding organizer, sabi niya doon sa bridegroom, yung groom, ang ibang kasalan, ang pinaka-best ang inihahain sa simula. Kasi pag
tumagal na ang inuman o ang kasiyahan, hindi na napapansin ng mga tao kung ano yung siniserve sa kanila. Pero ang sabi niya sa bridegroom, pero ikaw, sa bandang huli, you saved the best for last. Wow, hindi alam noong wedding organizer na itong wine na ito ay bunga ng himala ng Panginoong Hesus. Sa oras na ito, gusto ko pong paalala sa inyo. Kung sa tingin ninyo, blessed na kayo. Kung sa tingin ninyo, marami na kayong natanggap sa Panginoon na magagandang bagay. I have good news for you. May parating pa po na best. The best is yet to come. Kaya manatili tayo sa Panginoon. Sabi nga po ng mga palabas sa TV, sit back and relax. Manampalataya tayo. The best is yet to come. Itong coronavirus, itong COVID-19, maaring naka-apekto sa inyong pamilya financially or ano pa man, maaring nakabagabag, nakapagbigay ng nakadulot ng kawalan ng kapayapaan. Maraming pwedeng ginawa ito na hindi maganda sa mga buhay natin, sa buong mundo. Pero alam niyo po, tumingin lang tayo sa Panginoon. Talaga pong tumitig lang tayo sa Kanya. Hebrews 12 verse 2. We look unto Jesus. He is the author and the finisher of our faith. Dahil He is able to give us the best sa bandang dulo. The best is yet to come. Hindi pa po ninyo nakikita ang mga bagay na pwedeng gawin ng Lord. Ang sabi po sa kanyang salita, doon po sa Jeremiah 33 verse 3, call unto me and I will answer you. I will show you great and mighty things which you've never seen before. Tumawag daw tayo sa Panginoon at ipapakita niya sa atin ang mga himala, mga bagay na hindi pa natin nakita, hindi pa natin natikman, hindi pa natin naranasan. Maging excited ka, kapatid, kung ano man ang kalagayan mo ngayon, hindi ka hanggang dyan lang masasadlak. Hindi hanggang ganyan lang ang buhay mo. May parating na magandang bagay. The best is yet to come. Praise God. Sa hapon na to, tanggapin natin yung best na yon at hayaan natin ang Lord ang kumilos sa ating mga circumstances. Let us pray. Lord, tinatanggap namin ang inyong mga ginagawa sa buhay namin. Maghihintay kami, Lord, doon sa best na yun na parating pa lang. Para sa amin, para sa aming pamilya, at para din, Lord, sa lahat ng taong konektado sa amin, sa lahat ng taong mahal namin, sa lahat ng taong pinagpipray namin, at sa lahat ng taong nagmamahal sa amin at nagpipray sa amin. Salamat, Lord. Dalaygon ka, Ginoo, sa walay katapusan. Ang imong gugma, dili matugkad, ug wala gayoy kapakyasan ang imong mga saad. Salamat, Lord. In Jesus' name we pray. Amen.